Since natanong kayo na about your music evolution, gusto ko lang compliment yung question. Please correct me if I'm wrong. Although you guys have matured, but para sa akin, you still sound the same. Is it a conscious effort to sound the same so that people would still recognize the band, or you wanted to parang traverse a different route? Siguro when it comes to that point, parang ang sa amin, siguro ang naririnig nyo is my voice, I think. Because I've talked with a lot of friends, and they say na yung boses daw. So that I cannot change. So I think I'm doing, and we are doing what we want. Not in a conscious effort. So it's a natural thing, because wala akong magagawa dito. Ito na ito. That's the case. It sounds good naman. Well, thank you. Pwede rin ako? Hi, Tanya. Hello. Tanong ko lang kasi, ang maganda yung mga songs mo rin na English at Tagalog. Pero yung direction mo ba, as of now, magpupokus ka ba more on Tagalog songs? Or gusto mo rin singitan din na kahit English na song? As of now, hindi ko pa alam kung saan, pero if siguro yung tao yung magdidikta niyan, mafi-feel naman namin yun if they respond okay doon sa kanta. So pagka ano, edi iba naman, parang gano'n. Nakita ko rin na nagkaroon ka na rin ng YouTube channel. Yes, so, NayTV. Ano yung kwento doon at bakit nagano ka na rin nag-open up to be a YouTuber? Ano yun? Parang gusto ko lang... paano ko ba nangyari yun? Gusto ko lang ma-share one time mga ginagawa namin na hindi usually nakikita ng typical not music related, kasi sometimes ang nilalagay ko doon. So para naman in a way alam nila na uy, hindi lang pala to musikero, carpintero rin pala to. Yung mga ganun. So para naman magkaroon sila ng glimpse na oh, kasi pag sinabi mo uy si Nay puro mic, kanta, gitara, music, so para naman makilala naman nila ako personally. Oh tama, in a personal way. Open ka rin ba na magkaroon ng, let's say, kasi uso na rin yung mga banda, nagkakaroon ng musical. So, yung mga kanta mo, gagawin musical, naisip mo na rin ba yun? May nag-offer na rin ba sa'yo yun? Sure ako tatanggapin ko yun. Oo naman, it's a flattering experience kung gagawin din nila yung musical, syempre. Okay na okay ako doon, kahit libre, go. Masasabi ko lang din, yung kanta mo ngayon, parang happy hugot. Yes, so, yun nga yung gusto namin i-share din yung vibes na yun, na, although we all have problems, of course, pero, kailangan natin i-divert into a positive, di ba? Perspective. Di ba? Para mabawasan yung mga iyak natin, yung, di ba? Yung nagkukulong sa kwarto. Pero ever, nagkaroon din ba ng inspiration na kumuha rin ng hugot song? Dahil, well, ala lang, parang dumating na sa isip mo na magkumuha rin ng kantang gano'n. Meron naman. Marami actually. Marami din. Pero it just so happened to, na itong time na to, yun nga, yung positive vibes naman yung gusto namin ma-share. Pero sa totoo, marami din. Siyempre, naging malungkot din tayo, diba? Dumaan tayo, isa. Thank you. Salamat. Okay, next question po. Walang ko, oh, sorry. Ano po sa tingin niyo yung, para po sa inyo, cool po ba bilang bandista yung mga nagbabanda na palamura pag may perform or ano?
Siguro kanya-kanya na yan. Kung hindi ka sanay magmura, huwag kang magmura. Parang ganun lang. Diba? And kanya-kanyang values naman yan eh. So, nagkataon yung values namin medyo, ano lang, sakto lang. Hindi naman kami pala mura. Pero, palakain kami. Mas okay yun. After 10 years, where do you see your band? Where do you see yourself from 10 years? 10 years? Yung banta niyo po. Yung pinakabata sa amin. Pinag-usapan na namin yan eh. Siya yung maghahatid sa bahay, sa gig, sa ano. Oh, si Tito Louie mo. Sa sinalalay mo muna. No. Ito kasi, itong, well, this band, we never treat this as parang band, parang trabaho. Hindi. Mas marami yung time namin magkakasama na hindi pinag-uusapan yung music. Yung, pinag-uusapan ko sinong talagang humihilig pag natutulog. Yung mga, parang kami magkakapatid. So, it's not the music talaga that bonds us. It's the brotherhood. Yun yung kagandahan. Thank you. All right, any other questions? Ay, over there. Thanks. Hi, Alan, sorry. Hello, sir. So, balik na ako sa boses mo. So, very distinctive siya. So, pag yung gumagawa ka ba ng kanta, parang alam mo na kung paano mo siya kakantahin, bibili, parang... Kasi mahirap kantahin yung mga kanta mo eh. May, hindi ah. Naririnig ko sa kanto yun eh. Naririnig ko pala sa video kay eh. Parang gano'n. Siguro may common, may routine. Parang, parang nakasanayan. Kasi, although, wala naman nga kaming, wala kaming rules when it comes to creating music. So, pwedeng mauna yung lyrics, pwedeng mauna yung melody. Pero yung tinitingnan din namin syempre kung abot ko ba, baka naman mamaya pilit lang. So yes, that is a conscious effort, yung key. It's an important thing kasi ayoko naman kumanta ng hindi ko abot. Yeah. Ayun, so since napaka-distinctive na ng boses mo, like, di ka ba parang nahihirapan na parang ihiwalay yung parang identity nitong bagong banda mo sa group? Hindi dapat eh. Hindi ko kailangan ibahin yung sarili ko eh. So, kung ano yung lumabas naturally, yun ako. Pero how do you feel when parang some people parang they still think or they still associate you with the cycle ng your... Well, hindi naman kasi mawawala yun, feeling ko. Kahit nasa ibang bansa ako, I've worked sa Dubai for a year. And lahat ng mga kasalubong, puro Pinoy kasi doon eh, dun, lalo na doon sa part na tinirhan ko, sa Deira. So lahat ng mga kasalubong, uy, si Six Cycle. Mas alam nila yung banda kaysa sa akin. So, I think hindi mo mawala yun. Nandun palagi yun. Kasi, totoo naman eh. So Wikipedia nandun, pero may dinagdag sa Wikipedia eh. Bisexual daw ako eh. Totoo yun, may dinagdag. Doon sa pinakahuli, Nay is discreetly a bisexual, ganyan, dating sa ganyan, ganyan. Tapos iniba pa yung kung saan ako pinanganak, sa Saudi raw ako pinanganak. Birthday ko iba din. So ayun, check nyo. Okay, so after nung new single nyo, parang anong plano? Parang may album na ba na kasunod po? Gusto muna namin bigyan ng ano, ng na music video. Para lang mas maintindihan nila yung vibes nga na sinasabi namin. Gusto namin maikwento through visuals naman. And siguro later on, yeah. Meron naman kaming mga songs din na naka-archive. Marami din kaming mga kanta. So, siguro isa sound trip namin ulit yung mga songs na yon, and
We'll see kung makakabuo ng album. Tapos kanina parang nabanggit pa rin nga, YouTube video ka na. So, ngayon ba parang mas open na rin yung banda when it comes to using social media, using all these different platforms na available na sa mga artists na? Yes, I guess so. Kasi parang mas free ngayon. Kasi dati wala naman nakakaalam ng mga ginagawa ko. So, laging kanta lang, boses. So, hanggang okay din kasi like we made a group chat para dun sa mga sumusuport sa amin. So, every day, we would chat with them. And kung gusto nyo sumali, makikita nyo yung kakulitan namin. Nakaka-flatter yung mga sinasabi nila na yung iba hindi namin alam na noon pa pala sumusuport na. So yung nakakarinig ka ng ganun, mas tumatatag kami, nakakataba ng puso. And ayun, nakikita namin yung reaction nila pagka, at saka automatic critic na sila, no? So meron kami taga-critic na some are honest, some are not. So okay naman. So anong immediate na plans, parang ano, may mga gigs ba kayo, mga series of shows na naka... After this, we'll have the second leg of the launch happening in Malate, sa Minokawa, with Acel, Eloisa, Jason Fernandez, who else? Pop 40. Ang kagandahan doon, parang reunion ng mga musicians na parang nag-party lang kami. So double purpose siya. And September to October nasa Canada kami, magtutour with other artists. Mga 90s na yung concept ng concert. Radio tour. Radio tours, yes. On Sunday. si Patch kasi yung ano sa schedule eh. Ako ang ano yung admin. Yeah. Radio tours. Kailangan ako ng kodi ko. Kasi pag walang kodi ko, baka magkamali tayo. Si Sunday. Kanina ang tapos lang namin sa MOR. Namalit kami doon. Sunday RHTV. Oo, nasa kami tambayan session sa RH. BC. Tuesday. 13, nasa Wish Bus. Yan. 15, yun na, yung second leg. Tsaka, tama ba ito, Wind Radio, no? Wind din? Uh-uh. Wind Radio, tama. August 16, yan. Nasa bar tour na naman kami. Tapos sa 17, magre-resign ako sa trabaho. This Sunday, nasa mall kami. Mag-grocery. So basically, major radio stations, ikutan namin. Promote lang. Ikot kami ng Manila. Primarily, bago kami pumunta muna ng Canada. So pagbalik namin, tutuloy namin lahat 'to. 'Yon. Ah,